Parating tanong ng mga tao sa akin bilang isang nutritionist kung meron niya bang herbal na pupwede sa diabetes. O ito na, halika kayo, pag-usapan natin yan. Well, hindi ko naman masisisi ang mga pasyenteng nagtatanong sa akin tungkol sa mga herbal para sa kanilang mga sakit. Kasi ang bansa naman natin ay talagang mayaman sa mga traditional herbal medicines na ginamit pa noong unang panahon. Rooted yan sa kultura at ancestry natin. Paano? Ayan, dami naman talaga mga halamang gamot na naglipa na sa mga bukid-bukid dito sa ating bansa. Pero sa ngayon, pag-usapan lamang po natin ang ilan sa mga dapat ninyong malaman tungkol sa mga herbals na sinasabing maaaring makatulong sa diabetes. Una, ang palaya. Mayroon itong mga compounds na sinasabing nakatutulong daw umano sa pagmamodulate ng blood glucose levels dahil ginagaya ng mga ito ang action ng insulin. Pangalawa, banaba, maaari daw itong makatulong sa paggamit ng blood glucose at nakatutulong daw sa pagpapababa ng insulin resistance. Kadalasan dyan, ginagamit bilang tsaa. Pangatlo, nyugnyugan. Mayroong pag-aaral na nagsasabing mayroon itong hypoglycemic properties. Ibig sabihin, maaaring makapagpababa ng blood sugar. Pero tulad ng iba, hindi sapat ang mga pag-aaral tungkol dito. Pang-apat, tsaang gubat. Nakatutulong sa digestive system pero dahil po pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng nutrient absorption, po pwedeng indirectly makatulong ito sa diabetes management. Pang-lima, luyang dilaw or turmeric. Kilala ito sa mga anti-inflammatory properties at dahil dyan, maaaring magbigay ng kaunting tulong sa mga diabetiko sa pagmamalis ng iba pang mga nangyayari sa kanilang mga katawan buhat ng diabetes. Pero kung papansinin po ninyo ang mga listahan ito, kahit na henerasyon na pinagdaan at pinaniniwala ang mayroong benefit sa diabetes, po pwedeng maging magkakaiba ang epekto sa mga tao dahil hindi regulated o hindi sukat kung gaano karaming dahon o prutas ba ang kinakailangan mo mula sa mga yan para maging epektibo. Pero oo, maaari din namang i-incorporate ang mga ito sa pagmamalis ng inyong diabetes pero hindi maaaring i-replace nito ang mga gamot na inyong mga iniinom. O baka may nagtataka din sa inyo, bakit wala yung insulin plant dyan sa listahan na yan? Ito ay dahil ang insulin plant ay hindi naman talaga kapareho ng structure ng insulin na nabubuo sa katawan natin. Baka mayroon kayong naririnig ng mga anecdotes na gumaling umano sila sa insulin plant, pero maaaring ang nangyari lamang dyan ay nakatulong lang ito sa pagbabago ng kanilang mga ginagawa daily. Kailangan din kasi ay mayroong kasamang healthy diet and lifestyle change sa gamot ng sa diabetes para mas maging effective dahil tandaan na wala namang iisang gamot o kahit anong gamot ang makapagpapabago ng uri ng ating pamumuhay. Tayo at tayo lang din naman talaga ang magsisimulang magbago dyan. Isa pa, para sa mga magsasabing walang side effect ng herbal, meron po. Mayroong iba't ibang mga sensitivities at reactions ang katawan ng mga tao towards a certain food intake. Kaya same lang din yan sa herbal meds. Ganun din dahil hindi pa masyadong aral, maaaring magkaroon ng interactions yung mga yan sa mga iniinom ninyong gamot at sa iba pa ninyong mga pagkain. At yun ang magiging dahilan kung bakit mas lalala ang mga kaso ninyo. So side effect yun ng herbal, hindi ng sinasabing synthetic. Kaya pinakamainam na gawin ay makipag-usap kayo sa inyong healthcare professionals para mas maging tama ang inyong desisyong gagawin sa inyong healthcare. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!